kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang tinuturong financier ng notorious na Bolt Cutter Gang. Ito po ang grupong nasa likod ng kabi-kabilang nakawan sa ilang establishmento sa Maynila at Karatig Lalawigan. Ang suspect dadakip sa loob ng isang umanong sikretong taguan sa kanyang bahay. Nakatutok si Emil Sumangil, eksklusibo. Isa sa mga huling establishmentong nilooban noong isang taon ng kilabot na Bolt Cutter Gang, ang bodega ng butikang ito sa Parañaque. Sa pamamagitan ng kuha ng CCTV, maayos na nadokumento ng pulisya ang kaso na kinalauna'y nagbigay sa kanila ng lead para isa-isang ma-neutralize ang mga miyembro ng grupo. Sa tactical interrogation, ikinanta ng mga suspect sa pulisya ang itinuturo nilang financier. Kinilala ito ng PNP na si Cesar Cañares. Sa visa ng search warrant, sinalakay na magkasanib na puwersa ng CIDG at DILG, Special Projects Unit, ang libang palapag na tahanan ni Cañares sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Sa loob daw ng isang pinasadyang estante na nadakip si Cañares. Kung makikita nyo yung pisto na to, isang cabinet yan, but yung pag tinanggal mo yan, tutulak mo yan, ito yung secret passage niya leading to the terrace. Problema lang, hindi siya makababa sa terrace dahil nga may mga tropa kami na nasa likuran. Nakuha sa bahay ang ilang baril at bala. Na-discover rin ng raiding team sa isang silid ang patong-patong na CPU, kahong-kahong mga gamot at mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng mga mamahaling alak na nakakalat sa buong gusali. Siya nagpo-provide ng mga vehicles, siya nagpo-provide ng mga gamit nila, mga baril nila. Siya rin yung nagpo-provide ng mga financial nila, kailangan nila. Kaya pagkatapos ng operasyon nila, doon din dinadala sa kanila yung mga nananakaw nila. Nasa kustudiya na ng PNP CIDG si Cañares kung saan siya sinamahan ng kanyang abogado. Hindi nagpaunlak ng panayam si Cañares, pero mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng pulisya. Isa raw siyang lehitimong negosyante. Sa pagkakadakip ng pulisya kay Cañares, naniniwala silang tuluyan ang nalansag ang grupong ito. Panawagan nila sa publiko, lalo na ang mga naging biktima, makipagtulungan sa pulisya para tumibay ang kaso. Emil Sumangil, Lakalerto, 24.